Ang mga kawikaan ni Solomon, Chapter 22. Ang mabuting pangalan ay higit pa na piliin kaysa malaking kayamanan, at ang mapagmahal na lingap kaysa pilak at ginto. Ang mayaman at tukha ay nagsasalubong, ang Panginoon ang may gawa sa kanilang lahat. Nakikita ng masinop na tao ang kasamaan at nagkukubli, ngunit ang simple ay dumadaan at pinarurusahan. Ang pagpapakumbaba at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Mga tinik at mga silo ay nasa daan ng suwail. Siyang nag-iingat ng kanyang kaluluwa ay malalayo sa kanila. Sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka siya'y tumanda, hindi niya ito hihiwalayan. Ang mayaman ay namumuno sa dukha, at ang nanghihiram ay tagapaglingkod ng nagpapahiram. Siya na naghahasik ng kasamaan ay mag-aani ng walang kabuluhan, at ang pamalo ng kanyang galit ay mabibigo. Siya na may masaganang mata ay pagpapalain sapagkat ibinibigay niya ang kanyang tinapay sa dukha. Palayasin mo ang manglilibak at ang pagtatalo ay lalabas, oo, ang alitan at kadustaan ay titigil. Siyang umiibig sa kalinisan ng puso dahil sa biyaya ng kanyang mga labi ang hari ay magiging kanyang kaibigan. Ang mga mata ng Panginoon ay nag-iingat ng kaalaman at kanyang ibinabagsak ang mga salita ng mananalangsang. Ang tamad na tao ay nagsasabi, may isang leon sa labas, ako'y mamamatay sa mga lansangan. Ang bibig ng mga kakaibang babae ay isang malalim na hukay, siyang kinasusuklaman ng Panginoon ay mahuhulog doon. Ang kamangmangan ay nakatali sa puso ng isang bata, ngunit ang pamalo ng pagtutuwid ay magpapalayas nito sa kanya. Siya na pumipighati sa dukha upang dagdagan ang kanyang kayamanan, at siyang nagbibigay sa mayaman ay siguradong magkukulang. Ikiling mo ang iyong tainga at tinggin mo ang mga salita ng pantas at ilapat mo ang iyong puso sa aking kaalaman. Sapagkat ito ay isang kaaya-ayang bagay kung iyong iingatan ang mga ito sa loob mo. Sila ay kakabit sa iyong mga labi upang ang iyong pagtitiwala ay mapa sa Panginoon, aking ipinakikilala sa iyo sa araw na ito, sa iyo nga. Hindi ba ako sumulat sa iyo ng mga dakilang bagay sa mga payo at kaalaman? Upang aking maipaalam sa iyo ang katiyakan ng mga salita ng katotohanan. Upang iyong masagot ang mga salita ng katotohanan sa kanila na nagsusugo sa iyo. Huwag mong pagnakawan ang dukha sapagkat siya'y dukha. Nipighatiin man ang dukha sa pintuang bayan. Sapagkat ipaglalaban ng Panginoon ang kanilang usapin. At sisirain ang kaluluwa niya ang nagsisisamsam sa kanila. Huwag kang makipagkaibigan sa taong galit, at sa isang taong galit na galit ay huwag kang sasama. Baka matutunan mo ang kanyang mga daan at makakuha ng silo sa iyong kaluluwa. Huwag kang maging isa sa mga humahampas ng kamay o sa mga nananagot sa utang. Kung wala kang anumang babayaran, bakit niya aalisin ang iyong higaan sa ilalim mo? Huwag mong alisin ang matandang palatandaan na itinakda ng iyong mga ama. Nakikita mo ba ang isang tao na masipag sa kanyang negosyo? Siya ay tatayo sa harap ng mga hari, hindi siya tatayo sa harap ng mga hamak na tao.